alis. Tsaka, ito, araw-araw ko ginagamit. Ayan, mga lalabs. Ito yung pag-atsay ka, katulong ka. Araw-araw ito gamit mo. Walis, tsaka timba. Ayan. So, bad. I'm proud na katulong ako kasi dito ako kumikita. So, and mga lalabs, magtrabaho muna ako. Tapos na ako magwalis, mag-mop na naman tayo. Ito yung everyday routine ko sa umaga, maglilinis ng bahay. Pagkatapos ko maglinis nito is magluluto na ako ng tanghalian. So see you later mga kalalabs. Tapusin ko muna yung paglilinis ko. Ayan na, dahil tapos ako maglinis, magluluto na naman tayo. Maragadas yung lulutuin ko ngayon. Ayan o. Pagkain nila maragadas. Sa akin, ito kumakain ako habang nagluluto. Kasi walang time kumain. Kaya habang nagluluto, kumakain. Kain tayo. Kubos, tsaka itlog. Ito yung trabaho ko araw-araw. Pagkatapos maglinis, magluto, mamalansya. Igigisa ko lang ito, tsaka lagyan tomato paste, tsaka tomato juice. Okay na. Asin, pilpil hindi. Yung pilpil hindi is siling labuyo ilalagay dito. So, ayan lang. So, ito na. Gumagawa na ako ng tomato juice. Kasi isabaw ko dun sa ginisa kong red beans.
Philippines nila dito is lentils, yun yung tinatawag nilang marag adas. Adas tawag nila dito. So ito, i-blend ko tong tomato para ang sabaw doon sa niloto kong, sa ginisa ko kanina. Ayan. I-blend lang siya natin. Takipan natin. Talagang araw na masyado akong maraming trabaho. Daming pinapagawa sa akin. Kaya yung buhay katulong, hindi basta-basta. Akala nyo lang, yung buhay katulong, hindi basta-basta. Kasi dapat, marunong ka makisama sa mga amo. Ako, matagal ako dito sa amo ko. 12 years na ako dito. Sa kanila, kaya kilalang-kilala ko na yung ugali nila. Kilalang-kilala na rin nila yung ugali ko. So, parang wala lang. Parang like family lang din kami. Parang kapamilya lang din kami dito sa loob ng bahay. Kasi okay naman yung ama ko, mabait naman. Mga alaga ko, mabait din naman sila. So, ayun, nagtagal ako sa kanila kahit na mababa lang yung sahod. Hindi naman ako nag-ano ng malaking sahod. Yung sa akin lang, yung maganda yung trato nila sa akin, on time yung sahod, tapos tawag dito, hindi kami na maltrato, may pagkain ka, ayun, okay na ako doon. Kaya nagtagal ako sa kanila kasi nagtiis lang ako, dahil okay din naman sila sa akin kahit na hindi naman gaano kalaki yung sahod ko sa kanila. So, pero minsan nagbibigay din naman yung ama ko sa araw-araw, hindi naman araw-araw, ano, is pag may extra siya na kapira, namimigay din naman siya sa amin ng kasama ko. So, ayun lang yung kagandahan dito sa kanila, kasi lahat dito, kung anong gusto mong gawin, pwede. Magluto ka ng pagkain mo, kahit anong lutuin mo, okay lang sa kanila. Tsaka hindi sila madamot sa pagkain, okay sila. Lahat na kinakain nila, kinakain din namin, tapos unlike sa ibang amo, pero not all naman, na binabawalan yung katulong nila magluto ng sariling food. So dito sa amin, yung nanay ko, nanay means madam ko, binibilan kami ng pagkain, nalulutuin namin pagkain Pinoy, isda or whatever. Ayun. Kaya ayun, nagtagal ako sa kanila kasi okay din naman sila sa amin. Okay naman yung pagkikitungo nila. Minsan nga, alam nyo ba minsan, pag pumunta kami sa bahay ng kapatid niya, eh ako lang nga yung nahihiya kasi nga silang magkamag-anak, nandun lahat, tapos ako tatawagin nila, halika dito, dito ka sa amin, gawin mo to, ito, ito, o diba? Minsan nahiya din naman ako kasi ako lang isang katulong yung nakikisalo sa kanila na, halimbawa magluto kami, ako yung tinatawag nila, sama-sama kami dun magluluto, o kasi minsan nahihiya din naman ako. So, pero okay lang din naman kasi I'm proud din na parang hindi nila ako ikinakahiya na katulong. Pero ako proud ako na katulong ako nila kasi dito ako kumukuha ng pera. Dito ako nagkakasahod sa trabaho ko na to. So, I'm proud na katulong ako. So, I'm proud also to wearing this uniform. Every time where I go, nag-uniform ako. Pero minsan nagbibihis din naman ako. Nagsisibilyan ako pag lumalabas kami pag day off namin. Pero pag dito lang sa bahay, sa tindahan, araw-araw, pumunta ng supermarket, naka-uniform ako. Nakikita yun naman siguro sa lahat ko na videos na ano, naka-uniform talaga ako. Kaya ayun. Tsaka kagandahan dito, kasi yung amo ko may tiwala na sa akin. So ayun, ayokong sirain yung tiwala nila sa akin. Kaya hanggang ngayon dito pa rin ako. So mga kalalabs, ayan lang muna kasi mag-ano, tapusin ko muna yung trabaho ko, to be continuous mamaya sa kwentuhan natin. Tapos mag-shout out ako sa inyo. Tapusin ko lang yung niluluto ko kasi pagkatapos ko magluto,
magplansya pa ako doon ng damit ng amo kong lalaki, disdas siya. Ko kasi namamalansya noon, di yung kasama ko. Alam niyo ba ang dami kong trabaho dito, nagluluto, naglilinis, namamalansya. All around na nga, hindi lang tagaluto, all around talaga. Pero okay lang din naman kasi okay naman yung mga amo ko sa akin, walang problema. So mamaya na ha, see you later kasi tapusin ko lang yung aking trabaho. Kwentuhan tayo ulit mamaya. Hello mga lalabs, andito ako ngayon sa rooftop kasi inutusan ako ng ama ko na tingnan ko daw yung filter ng aircon o kung marumi ba o hindi kasi lilinisin. So ngayon, ito siya. Tatanggalin ko to kasi titingnan ko kung marumi. Ito siya o. Ito yung screen na to, ito yung filter niya. Kung marumi daw, sabi ni madam, lilinisin ko siya. So ayan, habang nagluluto ako, may ginagawa ng iba. Iniwan ko yung niluto ko doon kasi tumawag yung ama ko. Sinabihan niya ako na i-check daw ko daw yung filter ng aircon. So ayan mga lalabs, andito ako ngayon. So wait lang kasi kukuha lang ako ng screw. Kasi bubuksan ko to, titingnan ko siya o marumay ba o hindi. So ayan, nakalalab. So wait lang ha. So ayan, bubuksan ko na siya kasi titingnan ko kung marumi. So ito na, nakuha na natin yung screw. Kasi titingnan natin yung loob. Alam niyo ba yung aircon na to is centralized ito sa first floor. So ito siya. Ito siya mga kalalabs, kukunin ko yung loob niya. Titingnan natin madumarami ka o hindi. Ayan, ang dumi nga pala. Kasi pala hindi siya lumalamig yung aircon doon sa ground floor kasi ito nga siya marumi. So kunin ko to kasi lilinisin ko. So ito lang siya, lilinisin ko lang siya mga lalabs. Ayan o, sobrang dumi. So ayan. Ito yung yung filter ng aircon sa ground floor kasi centralized siya, buong ground floor isang makina lang. So ito. Ay nako mga kalalabs, hindi basta-basta yung trabaho ko dito, alam niyo ba? Kasi ka ng aircon, pwede na ako magtawag dito. Maintenance ng aircon kasi marunong na rin ako So mga lalabs, pupunta ako dun sa kabila. Kasi nga walang tubig dito, doon ako maghuhugas nito. Hugasan ko lang 'to mga lalab. So ayan, lilinisin ko na 'to ngayon. Basahin ko na siya ng tubig.
So ayan, nalinis ko na siya. So babalik na tayo ulit doon kasi ibabalik ko na to doon sa kinuhaan ko. Ayan. Malinis na siya. Kaya pala hindi lumalamig yung aircon kasi ito yung filter niya is marumi. Ayan. So ito na mga lalaps. Ibalik ko na siya kasi natapos ko na siyang buhusan ng tubig. So ngayon, ibabalik ko na siya dito sa kinuha ko. Balik lang natin. So ayan, ikabit na natin to ulit, ibalik natin. Ayan na, nakabit na natin. So, ngayon. So ayan, natapos na. Ay, sa wakas. Natapos na rin, yun lang. Ayan, so mga kalalabs, babalik ako sa kusina kasi hindi pa ako tapos magluto ng niluluto ko. Nilinis ko lang yan kasi tumawag yung madam ko. So ngayon, punta na ako ng kusina, babalik na naman doon. So ayan, balik ulit ako ng kusina kasi magluto na ako ng rice para sa tanghalian. Natapos ko na malinis yung filter ng aircon. Ito ngayon, babalik na naman sa kusina, magluluto. Oh. Yung trabaho ko dito is all around. Hindi madali yung trabaho. Pero okay lang kasi kaya ko naman yung ano. Kaya ko naman yung trabaho at okay din naman yung mga amo ko. Mabait naman sila. So okay lang, ganun lang talaga sa trabaho sa loob ng bahay, tiyaga-tiyaga. Hindi tayo dapat magreklamo kasi ito yung trabaho na pinasukan natin. So, dapat natin pagtiyagaan. Ayan. So, ayan. Ito na yung rice ko. Yung rice na may nettles. Ayan. Kumukulo na siya. Hindi ko napakita kanina. Pero nakita yun ito sa unang video ko. Yung noodles muna, pinapry ko siya sa mantika. Tapos ilalagay yung bigas at lagay ng tubig. So, ayan. So, mga lalab, sa ngayon, magpili na naman ako ng gulay. Yung gulay na kinakain nila, yun na naman pipilian ko ngayon. Kasi tapos ako magsaing, ilagay ko lang dyan, maluluto lang yan dyan. Habang nagluluto ako ng sinaing ko, pipili ako ng gulay. So, ngayon, habang niluluto ko yung sinaing ko, pipilian ko to yung gulay nito. Itong sibuyas, ito yung mint na. Tsaka ito yung alusiman sa atin, berber tawag dito sa kanila. Tsaka ito yung parsley, bakdonis. Kinakain lang nila to. So, ngayon, pipili tayo nito kasi hugasan natin. Pipilian na natin bago hugasan. Ilagay sa tubig. Ayan. Kumakain din ako nito, mga lalabs. Masarap din pala. Gamot daw to sa ano, pag may diabetes ka, itong alusiman na to. Sa atin dito pinapansin eh. Baboy lang kumakain ito sa atin. Naalala ko dati noon pa, sinisipon ako, pasensya na kayo. Ano tawag dito, yung nanay ko, may baboy. Tuwing dating namin galing school noon, nangunguha kami nito, tsaka pinapakain sa baboy, niluluto. Dito pala kinakain. So, ayan. Ito yung ating gagawin ngayon. Kasi tapos na, paluluto na yung sinain ko. Tapos, pagkatapos nito, wala na. Naghihintay na lang ako na magtawag yung ama ko para kakain sila. So, ito yung daily routine ko araw-araw. Linis, luto,
plancha. Yan. Yung plansahin ko nga pala doon na distasya, hindi ko pa naplansa. Mamaya na yun. Kasi busy pa ako dito. Tapusin ko muna yung kusina ko bago ako mag-plancha. So, ayan. So, mga lalabs, be continuous kanina doon sa kinikwento ko about dito sa kanila. Mabait naman sila. Matulungin din yung ama ko. Wala akong problema about financial kasi pag kailangan ko yung pera emergency, magbibigay din naman siya unlike sa ibang amo. Pero hindi naman siguro lahat na amo madamot sa katulong. Pero hindi naman talagang katulad siguro ng ama ko na mabait sila. So ayun, kaya nagtagal ako sa kanila ng 12 years kasi okay din naman sila kaysa mag-apply ka pa ulit ng bagong amo. Pag-apply ka ulit ng bagong amo, di mo alam kung ano yung ugali. So, kaya dito na ako. Hindi na ako naglipat. Simula nun, nung unang abroad ko, sila yung ama ko. Tapos nung, natapos ko yung kontrata ko dito sa kanila noon, na kinuha ako ng kapatid niya. Bali, 8 months ako doon sa kanyang kapatid. Tapos nagpuli ako ng Pinas. Umuwi pala ako ng Pinas. Continue tayo kasi naputol kanina. Tumawag kasi yung madam ko. May nag-ayos ng aircon kasi hindi ko kaya linisin yung ano. Yung isang filter lang kanina yung nalinis ko. Tapos yung isa is may ano daw, nag-aay sa loob. Kaya tumawag siya ng maintenance. Kaya naputol yung ating usapan kanina. So ito, ito yung men. Ang hirap, daming itsiburitsi. So mga lalabs, dyan na muna kayo kasi tapusin ko lang ito. Pagbalik ko mamaya, mag-shoutout ako sa inyong lahat. So okay, mamaya na tayo magkita ulit. Kasi tapusin ko lang itong ginagawa ko na gulay-gulay. Ayan. Mga lalabs, ayan na. Natapos ko ng nilinis yung gulay. So I need to prepare a lunch. Kasi kakain na sila yung mga amo ko. So, mag-prepare muna ako. Maglagay ako ng pagkain nila kasi kakain na daw sila. So, ayan na. Mag-prepare na ako ng pagkain. Ayan. Natutumba yung ating camera, cellphone, kasi wala tayong stand. Ito. Ito na yung kanin. Ito na yung kanin. Ayan. Maglagay na ako ng kanin nila. Ayan, natutumba yung ating camera. So, ayan. Gumagalaw kasi yung cellphone. Ayan. Lagay na ako ng kanin. Parang hindi ko nalagyan to ng... Akala ko, nakalimutan kong lagyan ng asin yung kanin. Hindi naman pala. So, ito yung rice. Very simple lang yung kainan nila. Ito yung rice nila. Rice with noodles. Ayan. So now, I will put the marag. So, ito na yung marag kanina na niloto ko. Ayan. Isa-serve na din natin. So, ayan. Vegetables. Mahilig sila dito kaya healthy body din sila kasi lagi sila, para sa atin munggo, dito sa kanila, ayan. Lentils. Or adas. Ayan. So, nagsiserve na ako dun sa kanila sa baba. And then, after this, mag-end na tayo ng videos natin. But before that, mag-shoutout ako sa inyong lahat bago mag-end ng ating videos. So, ayan. O, diba? Ito yung daily routine ko araw-araw. Pero hindi naman ganito araw-araw ulam nila, paiba-iba naman. Pero yung trabaho ko, ganito araw-araw. So, this is my work. So, dapat mahalin natin ang ating trabaho para hindi tayo mapagalitan ng ating amo. Mahalin natin kasi okay din naman sila sa atin. But, thanks God because ito ako napunta sa pamilya na to na okay sila, mabait. Ayan, kahit na maraming trabaho, pero okay lang din. Makakaya ko din naman. So, ayan.
Natapos ko na maglagay ng kanilang ulam. So now, I put this on the tray kasi magsiserve na ako doon. Hindi pwede yung hawakan lang. Dapat maglagay tayo ng tray. Tapos na. Mag-serve na tayo ng pagkain. Ayan. Serve na tayo. So, let's go. Mag-serve na ako. Ayan siya. So, ayun. Tapos ako mag-serve ng kanilang pagkain. So, ngayon, mag-shoutout na ako sa inyo. So, shoutout to Jean Erigiano. Shoutout to Chubby Lucius Nars. Shoutout to No Problem. Shoutout to Sweet Casey. Shoutout to BM Bernabe. And shoutout to Alma Lasaga. Okay, sino pa ba to? Sandali, kasi binabasa ko yung... Shoutout to Random Vlogs. Shoutout to Liami Hussein. Shoutout to Iris Pomeda OFW. Shoutout to Shy Girl Channel. Shoutout to Abdikain Family You. Shoutout to Random Vlogs. Ayun, na-shoutout ko ulit. Shoutout to Lulit Comendador. Shoutout to Raquel Fajardo. Shoutout to Chare de los Reyes. Shoutout to Art Kids Pop. Shoutout to Claire Puel. Shoutout to Jennifer Di Soyo. Shout out to Janet Garcia Liano. Shout out to Shine Happy. Shout out to KYB Girl. Shout out to Genevieve Canonigo. Shout out to Tem Igsoon. And shout out to Renby 25. Shout out to Redin Pollen Vlog. Shout out to Mr. G Torres. Shout out to Judith Ching and shout out also to Lens Mondragon. Shout out to Become You Today. Shout out to Elnelia de la Cruz. Shout out to Sampling KR. Shout out to David Blood Jr. Shout out to Wing GT Gomez Vlog. Shout out to Smonter Rides. Shout out to Aprons and Pads. Shout out to Siso Fam. Shout out to Braded Davy. Shout out to Froylen Lu. And also shout out to Roland in Dubai. Jen Celanos Vlog TV. Wildref Jaming. Mabel Stitch Did Dead. And also to Artemio Jr. Lopez. So, yan lang yung isa-shout out natin today. So, thank you for watching my videos. Hope you enjoy. So, dito na mag-end ang video natin. See you next vlog. So, thank you mga kalalab. So, walang sawang suporta sa panonood ng aking mga videos. And I love you all. God bless us all.